pag-subscribe, paki-subscribe naman po. At huwag kalimutan na mag-like at saka i-share ang video ito at saka magbigay ng inyong mga opinion. Si Amy Marcos, Senadora Amy Marcos, ay nagre-recommenda raw saka kay President-elect BBM ng mga dilawan o kaya pinklawan na manilbihan bilang kawani ng gobyerno. Dahil alam naman natin mga katrupa na ang hangarin ng Marcos administration at saka ang Sara, Vice President Sara ay pagkakaisa. Kaya po ang sabi ni Senadora Aimee na irerekomenda niya ang mga nasa ibang partido na kahit hindi nila kaalyado ay irerekomenda niya na manilbihan sa gobyerno ni or sa administration ni BBM. Kasi nga po, di ba ang hangarin ni BBM ay pagkakaisa? Kaya natapos na po ang eleksyon, kinalimutan na ni BBM, ni President-elect BBM, ang kulay ng politika. Ang sabi nga ni BBM, mga kabayan, ay tayo na po ay pantay-pantay. Ngayon, tapos na po ang eleksyon. So, wala na pong blue, wala na pong yellow, wala ng pink, wala ng red, wala ng green sa panahon ito. Pero, ang kanyang hangarin ay pagkaisain ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Kaya, at saka isa pa, talaga naman tinutupad po or ipapatupad ang kanyang mga plataforma sa gobyerno tulad ng pagbaba ng kuryente, pinag-uusapan na yan, mga economic team ni BBM, at saka siyempre yung pagbaba ng price ng bigas, isa pa sa mga prioridad ni President-elect BBM. At saka isa pa yung internet infrastructure, di ba? Yun ang isang hangarin ni BBM na gumanda ng takbo ng internet dito sa Pilipinas. Di ba? Noong nakaraang, noong Biyernes ata, nag-sign up or na-approve na yung application sa NTC na yung Starlink or kaya yung SpaceX ay magbibigay ng internet service dito sa Pilipinas. Na pag-aari po ito yung si Elon Musk na pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kauna-unahan ng Pilipinas na magkakaroon ng Starlink or SpaceX internet service. Kaya napakaswerte po natin dahil nagkaroon tayo ng isang presidente or magkakaroon tayo ng isang presidente na ang hangarin ay manilbihan ng tudo, manilbihan ng tapat sa bansang Pilipinas. Kaya napakaswerte natin, mga kababayan. Saka isa pa, siyempre, pero nyo, 82% of the registered voters, mga kababayan, ay nakiparticipate para sa ganun ay mamili ng nararapat na maging Pangulo ng Pilipinas. At sa 82%, sabihin 55 million Pilipinos, mga kababayan, ang nakiparticipate sa May 9, 2022 election. So, ibig sabihin, mga kababayan, ay 31 million Pilipinos, more than 31 million Pilipinos ay talagang suportado. Suportado ang pagiging pangulo ni President-elect BBM. At saka siyempre, sabi nga nila, majority president, nakakuha siya ng 58% mga kababayan na butante na bumuto sa kanya. Kaya siyempre ang hangarin ng BBM ito pa rin niya ang kanyang mga pangako
kanyang mga binitawang platforma noong siya po ay nangungumpanya pa lamang. Kaya po, nag-uumpisa na po. Hopefully by July 1st ay mabibigyan na po ang katuparan ng kanyang mga pangarap sa bansang Pilipinas, para lalong-lalo na po para sa ating mga magsasaka, mga mangingisda, at siyempre sa mga nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno sa ating bansa. Kaya mga kabayan, maging mapagmatsyag pa rin tayo, maging tingnan natin lahat ng mga pangako ni BBM na kanyang ipapatupad sa darating na administration. So maraming salamat po mga kabayan, naging George Sir Vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless. God bless to all. Thank you very much.